Wala ka na, buhay ka pa. Kasi yung mga ginawa mo, saka yung mga naabot mong tao, nag-i-echo pa. Nag-i-echo pa yung mga ginawa mo. Marami pang nakakabalik kay Jesus dahil dun sa mga ginawa mo. Marami pa natutulungan dahil dun sa mga ginawa mo para kay Lord. Yan, ito po ang topic natin ngayong gabi. Yan, mabilis lang po ito pero this is very inspiring. Liga. Legacy sister. Yan, legacy sister. Okay, kasi tungkol ito sa legacy ng isang sister, okay? So ayan, ang ating pong text ay Acts chapter 9 verse 39. Yan, basahin natin ha. Babasahin ko dito. Okay, so syempre babasahin natin yung buong segment from verse 32 all the way to verse 43. Okay, so mag-pray po tayo bago natin basahin. Dear Heavenly Father, we thank you so much. You are so good. You are so good. You are good. You are good. We have tasted and we have seen that you are good. Thank you for providing for all our needs, Lord. Thank you for providing all our needs. Thank you, Lord God, for being our light, Lord God, in dark times, Lord God. Thank you for being an ear, Lord God, to listen to us, Lord God. Thank you for being a shoulder to cry on, Lord God. Indeed, you are everything, Lord God, everything we ever need, Lord God. Thank you, thank you, thank you so much. Maraming salamat po sa pagtawid sa amin, Panginoon. Tinatawid po kami, Panginoon, sa mga dagat, sa mga ilog, at sa mga bagyo, at mga alon ng buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you, Lord God. At ngayong gabi, ma-inspire pa po kami lalo, Panginoon, doon sa mga iniwan mo, Panginoon, na salita mo. Ma-inspire pa po kami, Panginoon, at tumibay pa po ang aming loob, Panginoon, para lumaban, Panginoon, at magpahinga, Lord God. Sa iyo lang to pwedeng gawin na lumaban habang nagpapahinga. Nagpapahinga po kami sa security, Panginoon, ng iyong kalinga, ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala. Maraming salamat po. We honor you, we bless you, our light in the darkness. And Lord, we ask that you would reach out, Lord God, and embrace, Lord God, all the people who are tuned in tonight. In Jesus' name, in Jesus' name. Especially those who are in need, Lord God, yung mga may kamag-anak, may mga kapamilya na nasa ospital ngayon, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon. Lord, abutin mo po sila, Panginoon. Salamat po, salamat po. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. Amen. God is good, God is good. Okay, so ang verse po natin ngayon ay Acts chapter 9. Chapter 9 pa rin tayo. Natapos po tayo sa verse 31 last time. So tutuloy po tayo sa verse 32. Matatapos tayo tonight sa verse 43 because we are doing a survey of the book of Acts. Okay, and this is rather straightforward. Okay, so this is not a theological take. I'll just read what happened because this is a historical account. Ibig sabihin, kwento lang nila yung nangyari. Wala silang pinapaliwanag. Okay, so kwento lang yung nangyari, tapos ito yung nangyari, tapos dinocument nila, tapos ayun, so kukuha tayo dito ng inspiration. Alright, so ready na po kayo? Ready na po? Okay, so basahin po natin. I'll be reading from this version, New Testament Pinoy version. Okay, so si Peter at si Lida at Joppa. Si Peter sa Lida at Joppa. So lugar po ito, yung Lida at yung Joppa. Okay? So nagbiyahe si Peter sa bawat bayan sa at isa sa mga dinalo niya ay ang mga disciples ng Panginoon sa Lida. Nagbiyahe si Peter sa bawat bayan. Nagbiyahe si Peter sa bawat bayan. Okay? So, hindi lang po pastor si Peter, evangelist din po siya. Okay, so nagbiyahe si Peter sa bawat bayan, itinerant din, okay, biyahe ng biyahe. Nagbiyahe si Peter sa bawat bayan, at isa sa mga dinalo niya, dumadalo po. Ito makikita mo talaga may pastor's heart. Okay, so, yun, importante po yun, importante po yung dumadalaw. Okay, so, sa bawat bayan at isa sa mga dinalo niya ay ang mga disciples ng Panginoon sa Lida. Alam niyo po, dati nung nung bata pa ako, ang ministry ni Mama ay follow up. Nagfa-follow up lang siya. At natatandaan ko, merong mga pastors na bumitaw na sa ministry. Pastors to ah, pastors, no? Well-learned teachers na si Mama naman, lang yun, si Mama ay siya ordinary member sa church, no? One of the early members sa church, so elder siya, no? Pero wala, she doesn't teach in the pulpit, wala, masipag lang talaga siya mag-pray tsaka dumalaw sa tao. Pag napapansin niya, halimbawa 3 weeks na wala, 2 weeks, 3 weeks na wala, pupuntahan niya yun, isasama niya ako, no? So laging ako yung kanyang wingman. Natatandaan ko syempre hindi ko nasasabihin yung names, pero natatandaan ko meron talaga merong mga pastor, no, doon sa church namin na nawala na sila, no,
for some reason, no, na nakakalungkot, na walaan sila sa ministry. Tapos bumalik sila kasi dinalaw ni mama. Bumalik sila sa church kasi dinalaw ng nanay ko. Okay, so, ayun. So isipin niyo po yan, napakalaking bagay po nun. Alam niyo po si Zacchaeus, ano yun eh, pag pinag-aralan yung cultural background ng encounter ni Jesus kay Zacchaeus, supposedly, dapat ang tamang ginawa dapat ni Jesus, ang culturally accepted at socially accepted na ginawa dapat ni Jesus, pagpasok niya ng ano, pagdasun triumphant entry sa Jerusalem, dapat ay dumiretso sa Jericho. Kasi nandun sigurado yung mga elders na mag-aano sa kanya, na magwe-welcome, no? Malamang meron sila doon nakaredy ng banquet. Kasi mga believers niya na ito. Kita nyo, sinalubong siya, di ba? May palaspas, di ba? So, sinalubong siya, mga believers niya na ito. Yung mga nagsisigaw ng Hosanna. Yan. So, Hosanna, Hosanna, ibig sabihin na, ano, save us, come, save us. Okay? So, nagpapasave sila kay Jesus sa Roman occupation, no? Sa pang-aabuso ng Roma. So, syempre, kung identified nila na si Jesus ang Messiah and everybody were expecting a military Messiah at that time, including John the Baptist, including Satan himself, they were all expecting a military Messiah. Jesus was the only one who knew that he's not a military Messiah. Okay, so yung mga elders ng city, at alam nila ito yung Messiah, dumating na dun. So, magpa-planning yan. Tapos, syempre, alam nyo po, pag importante ang tao, no? Itong culture na to, hanggang ngayon, buhay pa to sa mga probinsya, you know? Pag may dumating na importanteng bisita, dapat ang tatanggap sa kanya yung pinaka-importanteng tao din. Yung pinaka-importanteng tao dun sa community. Okay? Nakuha nyo po. Kasi dun sa kanya ibibigay dapat, siya yung deserving ng honor na puntahan ng importanteng tao. Eh si Jesus, imbis na dumiretso sa Jericho kasama yung mga followers, nung nakita niya si Zacchaeus, pinababa niya si Zacchaeus, lumiko si Jesus papunta dun sa bahay nila Zacchaeus. At dun siya natulog. Dun siya kumain, dun sila so... Kaya ang dami naging haters ni Jesus at that time. Pero si Zacchaeus, no, lifetime of cheating ang ginagawa ni Zacchaeus, no. Buong buhay ng gugulang, no, pandaraya, no. Sinuko niya ng isang araw dahil sa encounter na 'yon. Sobrang importante na pinuntahan siya. Yun nag-exude ng grace si Jesus, pinuntahan siya sa bahay, no. At binigay sa kanya yung honor na siya yung maging host, siya yung magpakain, no. Sa kanila nga, bawal kang kumain sa bahay ng ganung tao. So, ituloy natin yung binabasa natin. Okay? Nakita niya, so dinalaw niya ang mga disciples ng Panginoon sa Lida. Nakita niya, dun ang lalaking si Aeneas. A-E-N-E-A-S. Aeneas. Okay? Paralyzed siya at hindi makabangon sa loob ng 8 taon. Sinabi ni Peter sa kanya, Aeneas, pinapagaling ka ni Jesus Christ, tumayo ka at iligpit mo ang higaan mo. At nakatayo siya agad. Nakita siya ng lahat ng nasa Lida at Sharon at naniniwala sila sa Panginoon. Okay? So, ang ganda ng move talaga ng Holy Spirit dito. Sobrang powerful. Okay, so sa Joppa, may isang babae na tinatawag na, so galing sa Lida, dumiretso siya sa Joppa. Sa Lida, ang ginawa niya, ginamit siya ni Lord magpagaling ng isang paralytic man who's been bedridden for 8 years. Tapos, so after that encounter, I would suppose he stayed there for a couple of days. Tapos, dumiretso siya sa Joppa. Okay? Sa Joppa, may isang babae na tinatawag na Tabitha. Isa siyang disciple. Okay? Disciple, babae. Okay? So, marami pong disciple si Jesus na babae. Okay? So, sa sila Mary of Magdala at marami pa. Okay? So, Dorcas ang pangalan niya sa Greek. Ibig sabihin, dear o usa. Okay? Ginugol niya ang lahat ng oras niya sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga mahihirap. Ginugol niya po lahat ng oras niya sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mahihirap. I can't stress that enough. The poor has a special place in God's heart. Okay? So please let us never alienate the poor in the guise of
faith or positive confession or ano. So hindi po, wag pong ganun, okay? So eto, tumutulong siya sa mahihirap, okay? So sabi nga ni ano, sabi nga ni James, sabi, pag may lumapit sa iyo nagugutom, tapos sinabi mo pagpalain ka ng Panginoon, ipapanalangin kita, tapos pinaalis mo ng gutom, hindi mo pinakain, eh walang kwenta yung pananampalataya mo, di ba? So yun, so eto, ginugol niya ang lahat ng oras niya sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga mahihirap. Tingnan niyo to, ah, ang ganda ng description sa kanya. Okay, napaka-faithful na servant, disciple siya ni Lord. Okay? Tapos pati yung meaning ng pangalan niya, dear, kasi sa Psalms, as the deer pants for the water, so my soul longs after you. Tapos ginugol niya ang lahat, isa siyang disciple, nilinaw, tapos ginugol niya ang lahat ng oras sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga mahihirap. Ito ang karugtong, nakakashock po ang karugtong na verse. Nung time na yun, ito na, tungkol kay Dorcas pa rin ha, kay Tabitha. Nung time na yun, nagkasakit siya at namatay. Ang powerful nung description. Tapos, hindi pa naunang pumunta dun si Peter. Nagpunta muna si Peter sa Lida bago sa Joppa. Eh dito may mamamatay na pala dito. Eh paralyzed naman. Okay, pwedeng ma-prolong yung pagiging paralytic niya, pero hindi niya, hindi pa siya mamamatay. Ito, nagkasakit, namatay. Nahuli pa nang dating si Peter. Tapos tingnan niyo yung description. Buong buhay niya ginugol niya sa ministry, sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa mahihirap. Tapos nung panahon na yun, nagkasakit siya, namatay. Nilinis nila ang katawan niya at hiniga sa kwarto sa taas ng bahay. So, ganun po dati, nililinis lang, hindi binubuksan. Okay, so malapit lang ang Lida sa Joppa, kaya nung nabalitaan ng mga disciples na nandoon si Peter sa Lida, so nakita niyo, ah, nabalitaan ng mga disciples nandoon si Peter. Si Peter kasi apostle. Okay, sinabi ko na to sa inyo nakaraan, almost always meron distinction pag sinabing disciples and apostles. Okay, disciples lahat ng believers, apostles yung immediate disciple ni Jesus, yun ang apostles ang tawag. Okay, so malapit lang ang Lida sa Joppa, kaya nung nabalitaan ng mga disciples na nandoon si Peter sa Lida, nagpadala sila ng dalawang lalaki para sabihin. Okay, so dalawa yung pinapapunta. When Jesus would send, sa style po ni Jesus ganun din, when he would send out people, dala-dalawa lagi, dala-dalawa, okay, para pag nanghina yung isa may sasalo. Okay, yung expertise ng isa wala dun sa kabila, nagkakasaluhan tayo, tapos hindi tayo nagkaka-pride ng husto kasi alam natin na kailangan natin ng ibang tao, hindi tayo mag-isa. Okay, so maganda po tong ganito. So kung si Jesus po nagpadala ng mga disciples yung 72 nung pinadala niyo yung dala-dalawa, what makes you think that you can manage to ano, pull it off everything just by yourself, no? Mahirap po yan. Okay, so kaya nag-ready si Peter, to, nagpadala sila ng dalawang lalaki para sabihin, please, puntahan nyo kami agad dito. Kaya nag-ready si Peter at sumama sa kanila. Nang makarating siya, nag-ready si Peter at sumama sa kanila. Nang makarating siya, dinala nila si Peter sa kwarto sa taas. Wala nang kuskus balungos. Pagdating doon, diretso agad, okay? So, lumapit kay Peter. Ito ang moment. Ito yung banner verse natin, verse 39. This is so beautiful. Okay, tingnan niyo po, ah. Kaya nag-ready si Peter at sumama sa kanila. Nang makarating siya, dinala nila si Peter sa kwarto sa taas. Lumapit kay Peter ang lahat ng mga byuda. Umiiyak sila at pinapakita ang mga damit at balabal na ginawa ni Dorcas nung buhay pa siya. Kaya ang title nito, Legacy Sister. Legacy Sister. Isipin niyo to. Okay, nag-iiyakan sila, tapos dala-dala nila yung mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila. Hindi lang basta binili, ginawa. Naglapitan ang lahat ng byuda. So ibig sabihin marami. Okay. Ibig sabihin marami, lahat ng byuda, eh kung tataklo lang yan, di naglapitan yung tatlong byuda. Okay, so ibig sabihin marami. Okay, so naglapitan lahat ng byuda. Okay. At sa ano ko po kasi, sa context at saka sa kultura ng mga Hudyo, pag byuda talaga, mahirap po talaga, mahirap. Pag naging byuda ka, lalo kung wala kang ano, yung kinsman, ano, kinsman, walang kinsman, yung tinatawag na kinsman redeemer, yung si ano, yung nangyari kay Ruth, tsaka kay ano, Boaz, kung walang ganun, walang sasalo, no?
So ayun, parang ulila ka na rin. You are as good, actually as bad, no? So, yung sa ulila, kasi lalo kung walang anak na mag-aalaga sa'yo, no? So mahirap dati, iba yung demographics ng culture dati, no? Pati yung position ng babae iba, no? Kaya pag nabiyuda yung babae, talagang you are at a great disadvantage talaga. Ang hirap umahon kung hindi ka well off, hindi ka powerful na family, tapos naging biyuda ka, maghihirap ka talaga. Ang hirap. Tapos inaalagaan sila ni ano ni Dorcas. Tapos ano sabi? Ang sabi dito sa ano sa verse 36, sabi ginugol nga ni Dorcas lahat ng panahon niya, ng oras niya sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga mahihirap. Tapos sino yung mga naglapitan nung namatay siya? Sino nung pagdating ni Peter, sino yung mga umiiyak, yung mga byuda? Okay, tanyo, mahirap pag byuda normally. Almost always mahirap pag byuda. Okay, so tapos yung mga ginawa sa kanilang damit. How thoughtful is that? Sobrang thoughtful nito, no? Ang gumawa ng damit, siya mismo, no? Sobrang thoughtful nitong tao na to, no? Merong personal touch yun. Meron yung a portion of you is in your creation. Kasi pag naghabi ka ng damit, no? Artwork yan eh, di ba? Artwork yan. So meron kang yung personality mo at yung heart mo, ibinuhos mo rin dyan. So parang yung painting na may pirma mo. Okay, so specialized yan, customized, no? Tapos labor of love talaga. Naglapitan yung mga byuda at lahat sila, they have something to show. They have something to show from Dorcas, no? All of them, they have something to show. Okay? Hindi sila yung, hindi lang nila sinabi kay Peter, ang bait niya ni Dorcas, pinagpipray kami niyan. Ang bait niya ni Dorcas. Yun. Hindi, meron tangible, may physical proof yung love ni Dorcas sa kanila. Meron. Although maganda yun, maganda yung sinasabi yung ano. Pero ito, she went beyond that. Hindi lang siya nag-encourage through words, no? May labor of love at hawak nung tao na tinulungan niya, yung binigay niya na kung ano man yun. Okay? Although alam ko kasi, ang delikado rin kasi kapag nakasanayan na ikaw na lang na ikaw yung napipiga, no? Lalo tayo sa Philippines, meron tayong culture ng breadwinning, di ba? Yung breadwinning, maganda yan eh, if everybody does it, no? Kasi, painggan niyo po itong maigi. Ito ang sakit sa kultura ng nating mga Pilipino na sana magamot natin, no? Sa isang family of five, pag merong nag-abroad, halimbawa, family of five, so nanay, tatay, tatlo magkakapatid, okay? Tapos yung tatlo magkakapatid, pag meron dyang isang naging successful, ang mangyayari, magiging dependent na silang lahat dun sa successful. Imbis na tulungan nila, i-push nila, no, na bumakas sila doon. Ibig sabihin, pwede ka rumide doon eh. So, pero, hindi ka, ibig sabihin ng rumide, hindi ka magiging dependent. Halimbawa, ang ano mo, ang kapatid mo naging ano, naging businessman. Okay? Pwede kang ikaw yung general manager. Pwede. Pwede ganun, tutulong ka. Ito style ng mga Chinese to. Yung mga Chinese, hindi sila naghihiwa-hiwalay. As much as possible, halimbawa yung SM. No? Wala kang makikita sa mga anak ni Henry C. na nagtrabaho ng walang kinalaman sa SM. Kaya yung SM, palakas ng palakas. Okay? Tayo, ayaw nating sumama. Ayaw nating sumama. Kapag successful, ayaw natin dun tayo gagawa ng career, no, dun tayo aangkas kasi baka masumbatan tayo na nakikisabit lang tayo. Ayaw natin nun. May pride tayo eh. Pero, wala sa ating problema kung wala naman akong trabaho tapos aasa na lang ako sa bigay ng kapatid ko. Wala tayong problema dun. Hindi ko yung maintindihan. Di ba? Halimbawa, yung kapatid ko may pabrika. Tapos ako ay mag-general manager sa kanya. Magiging boss ko yung kapatid ko. Ayaw. Ayaw natin. Ayaw natin makikisulong sa silong sa kapatid. Parang gusto natin gagawa tayo ng sarili nating career. So, hindi lumalaki. Hindi siya lumalaki. Kasi pag, halimbawa yun, so walang magmama ng kapatid, walang magmama ng anak, lahat gumawa ng kanya-kanyang career. Kapag namatay yun, saan mapupunta yung pinaghirapan niya? Wala. Mabibenta lang. Magsasara, mabibenta yung company. Hindi katulad sa mga Indians at saka sa mga Chinese, yung inumpisahan ng kalululuhan nila hanggang ngayon buhay pa. No, kaya yung mga kaapu-apuhan, mas madali na buhay nila. Bakit? Pinagtinuloy ng tinuloy. No? Meron ako nakausap na Indian na executive, ang ano, na businessman. Yung mga founders ng Canadian, alam niyo yung Canadian?
Yung mga bedsheets, towels, yan. Canadian. Indian ang may-ari niyan, no? Dito sa Philippines yan galing. Weird na. Tapos ang pangalan, Canadian. Sabi ko, bakit po Canadian ang pangalan? Kasi nag-perform ako sa kanila, sa kanilang ano, parang resellers appreciation something. Parang trade launch, ganun. Sabi ko, bakit po Canadian ang pangalan? Kasi yun ang panahon dati, 1950s, eh, napakataas ng value na binibigay ng Filipino market sa mga imported. Kaya naisip namin, pangalan ng itong Canadian. Wala naman kaming sinabing made in Canada to. Sabi lang namin Canadian. So, inisip agad ng Pinoy, galing siyang Canada. So, mabenta siya. No? Galing. Marketing genius, no? Sabi niya, kaming mga ano. Kasi yun, nakita ko, tatlong generations ang nandun. Tatlong generations. Lolo, tatay, tapos yung anak. Lahat sila, si mga president doon, no? Iba-ibang ano, iba-ibang panahon. Sabi niya, kasi sa aming mga Indians, Ruther, ano, we see the business as like we liken it to a running relay race wherein we pass the baton. We always pass the baton, okay? So ganun. So nagiging yun ang legacy, no? Sa atin hindi. So halimbawa, yung kuya may malaking business, yung kapatid gusto mag-engineer, yung isa gusto mag-architect, yung isa gusto mag-artista. So kanya-kanya silang ano. Okay naman yun in one sense, no? Kaya lang, kung gusto mong gumawa ng empire talaga, hindi ka makakabuo. Kasi kanya-kanya kayong marami kayong maliliit, hindi kayo makagawa ng malaki. Okay? Ang Jollibee, ang ginagawa ng Jollibee, bumibili siya ng mga palugi ng business. Halimbawa, yung Chowking, independent yan dati, malapit na magsara, binili nila. Kasi mas madali daw palakihin yung naumpisa na kasi pinakamahirap yung mag-umpisa eh. Umpisa na, kahit nang hina na siya, kaya nila yung palakasin basta alam na ng tao, meron na silang brand recall. So, madali na yun. Mas madali na yun. Isa lang ang company na binay out ng Jollibee na hindi palugi. Na binili nila kasi medyo natakot sila kasi sobrang lakas yung Mang Inasal. Okay, so, pero hindi pa nila, nung binenta sa kanila, hindi pa 100%. So, bakit ko sinasabi to? Yung continuation kasi yung legacy. Yung legacy. Ito, tinan nyo, she has something to show for her works. Dala ng mga tao yung ano, yung ginawa niya. Hindi lang kwento-kwento. Ito, ang galing nyo, ang galing. Hindi, meron sila talagang dala. Ito yung ginawa niya para sa amin. Basahin ko ulit, ha. Umiiyak sila at pinapakita ang mga damit at balabal na ginawa ni Dorcas nung buhay pa siya. Okay, lumapit kay Peter ang lahat ng mga byuda. So, ibig sabihin lahat na bigyan. Okay? Lumapit kay Peter ang lahat ng mga byuda. Umiiyak sila at pinapakita ang mga damit at balabal na ginawa ni Dorcas nung buhay pa siya. Pinalabas sila ang lahat ni Peter. Tapos lumuhod siya at nagpray. Humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabitha, bumangon ka." Binuksan ni Tabitha ang mga mata niya at nung nakita niya si Peter, umupo siya. Nakakilabot to. And so, inabot ni Peter ang kamay niya at tinulungan siyang bumangon. Tapos, tinawag niya ang disciples at mga byuda at pinakita ang mga disciples at mga byuda at pinakita sa kanilang buhay si Dorcas. Kumalat ang balitang ito sa buong Joppa at marami ang naniwala sa Panginoon. Nagstay pa si Peter sa Joppa ng ilang araw. Doon sa bahay ni Simon, yung nagbibilad at gumagawa ng leather. Simon the Tanner. Okay, Tanner po yan sa English. Okay, so gumagawa ng leather. So, ginagamit sa armor, sa mga bags, ganun. So, eto, syempre, hindi natin maaasahan na lahat ng mamamatay, maipagpipray natin, mabubuhay. There's a reason it's called a miracle. Okay, a miracle is not something that you expect to happen every time because if it happens every time, it's not a miracle anymore. It's gonna be ordinary. Pero grabe yung move ng Holy Spirit dito. Pagdating niya sa Lida, nagpabangon siya ng paralyzed. Tapos sa Joppa, bumuhay siya ng patay. Grabe yung paggamit ni Lord kay Peter. Pero ang isang napaagandang hugutan ng inspiration nito, etong si Dorcas. No? Etong si Dorcas. Tinan ninyong maigi, okay? Kaya po, huwag pong sasamaan loob ninyo kay Lord. Kasi sinisiguro ko sa inyo, kahit binuhay to ni Peter, namatay din to ulit eh. Okay? Namatay din to ulit eh. Kasi kung hindi to namatay ulit, buhay pa to hanggang ngayon. Diba? So, ano ibig ko sabihin?
Ibig ko sabihin, sa buhay talaga, ganun talaga, darating at darating dun sa point na yun. Huwag po nating, huwag po nating isumpaan Diyos pag dumating yung araw na yan, no? Pero tayo magtampo, sumamaan loob, pero huwag na tayong tatalikod dahil dyan sa dahilan na yan. Although sobrang bigat niyan, yan ang pinakamasakit na pwedeng maranasan ng tao. Pero, hindi ito dapat dahilan para tumalikod. Okay? So, tinan nyo. Tapos hindi rin ito pwedeng maging sukatan ng pagiging faithful mo kay Lord. Kasi ang sabi dito, faithful si Jopa kay Lord, binuhos niya yung buhay niya sa ministry faithfully. Okay? Tapos ang daming recipients ng kanyang work. Tapos nagkasakit siya at namatay. Nagkasakit siya at namatay. Ngayon tinan ninyo, yung mga tao mismo ang nag-request kay Peter na please puntahan nyo kami dito agad. Isipin nyo to, okay? Mahal ng mga tao si Dorcas. Bakit? Kasi si Dorcas din mapagmahal. Totoo magmahal si Dorcas sa mga tao. So, nung nawala si Dorcas, dalawang klase daw ng tao sa mundo. Yung isa, natutuwa yung mga tao pag dumarating ka. Yung isa naman, natutuwa yung mga tao pag nawawala ka na, pag umaalis ka. Eto si Dorcas, siya yung klase ng tao na pag dumarating natutuwa yung mga tao, tapos kapag maalis siya, lulungkot yung mga tao. Eto hindi lang siya basta umalis, namatay. So lungkot na lungkot sila, tapos sabi nila, puntahan mo kami agad, please. Kung hindi ganito si Dorcas, no, hindi to, walang sense of urgency yung puntahan mo kami agad, please. Hindi rin naman nila dinidemand na buhayin ni Peter. Hindi naman nila alam ang gagawin ni Peter. Okay, syempre si Lord ang bumuhay doon. Hindi naman nila alam kung anong gagawin ni Peter doon. Okay? Basta puntahan sila to console them or try to make sense of what just took place. Na yung pinaka, nila, pinaka dearly beloved nila na servant ni Lord ay binawian ng buhay, nagkasakit, tapos binawian ng buhay. Tingnan niyo po ito, babae po ito. She was singled out. Okay? Importante po ang role ng mga babae sa ministry. Okay? Hindi po porke sinabi ni Paul na one time na dapat yung mga babae doon sa Corinth manahimik, ibig sabihin mananahimik na yung mga lahat ng mga kababaihan for all time, no? Hindi po. Tapos hindi ko rin maintindihan yung mga nagko-contest, halimbawa kila Pastora Faithy. Puro pastora yung mga magkakapatid, si Faithy, si Michelle, si Kenneth, si Lovely. Tapos sinasabi nila, lalo si Faithy ang panganay, si Faithy ang pinaka-powerhouse talaga dyan sa kanila. Sobrang powerful mag-preach niyan. Tsaka grabe sila ka-effective, grabe ang discipline, lahat discipleships and all, no? Pati mga modules nila, sila rin ang gumagawa. Tapos, maraming sasabi na, hindi dapat nagtuturo ang babae, dapat lalaki lang nagtuturo. Hindi dapat tuturo ang babae. Isip ko. Eh lahat yung babae niyan, tinuruan ng tatay nila, lalaki yun. Tinuruan sila ng tatay nila, si Bishop Manny. Tapos ang turo sa kanila ni Bishop Manny, magturo sila. Oh, eh gusto nyo, di ba sundin yung lalaki? Gusto nyo sundin ng babae yung lalaki? Eh sabi ng tatay nila, magturo sila eh. Eh kaya sila nagtuturo. Sinusunod nila yung tatay nila, lalaki yun. Kasi you can only regress so far eh. Pwede lang tayong umatras ng, pag umatras ka na umatras, umatras. Sino ba talaga ang ultimate teacher natin? Si Jesus, lalaki yun eh. So anong inuungot nyo dyan? Hindi pwede magturo ang babae. Hindi magturo sa babae. Lalaki naman yung nagturo. Oh, edi yung... Kasi kung tinuruan ko, no, parang ang tinuruan ang nagturo sa kanya kasi pinapasa niya lang yun eh. So, eh lalaki naman yun. Anong inuungot nyo, di ba? So, ito ang ganda eh. Isipin nyo ha. So, ito, hindi, huwag nyo kayong magtatampo kay Lord. Pag ito sobrang faithful, tapos nagkasakit naman tayo. It happens. Okay? Ulitin ko. I want to say that again. It happens. You saw it. It's right there. It happens. Okay? Kaya lang ito, nabuhay ulit. Okay? Pero namatay din to ulit. Okay, so, but it happens. Kaya sinabi ni Paul na for me to live is Christ and to die is gain. Because one day soon, we're all gonna be there. Okay, one day soon I'm gonna die. Okay, so walang promise si Lord na pag nagsumunod ka sa kanya, hindi ka mamatay dito sa lupa. No, sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. He who believes in me shall not die. Even if he dies, he will live again. So alam niya mamamatay dito. Ultimately, hindi mamamatay sa eternity, pero mamamatay din dito. Okay? So wag po nating wag maging dahilan ng pagtalikod natin sa Diyos, no? It happens, no? Kahit na gaano ka faithful. Faithful naman ako. Eto, faithful, no? Faithful, sobrang faithful, nagkasakit, namatay. Ganda ng pagka, build up eh.
Tapos biglang ginugol niya lahat ng oras niya sa paglilingkod sa mga hirap, pagtulong sa mga babae, lahat, no? Tapos nagkasakit na matay. Ganun-ganun lang. Di ba? So hindi natin pwede sabihin, ah, kaya ka nagkakasakit kasi ina-attract mo yung mga negative ano dahil wala kang faith o kaya dahil hindi mo kinoconfess. Hindi, ito si Dorcas eh. Si Dorcas ang faithful, no? Faithful, pero nangyari ito. So it happens. So if it happens, wag kayong tatalikod kay Lord, no? Ngayon, kung mabubuhay, di mas maganda. Okay, so it happens, no? Things like that happens. Bad things happen to good people. It's okay, no? Pero ultimately, si Lord lang naman talaga ang good. Sabi nga, Pastor, ano? Vocam ba? Vocam. Ang sabi niya, ano? Yung nagtatanong na, kung if God is good, then, ano? Why do bad things happen to good people? Sabi niya, you got the question misplaced, no? It's the wrong question. The right question is, how could a holy God not strike me dead? Knowing all the things, all the evil I harbor in my heart and in my mind, knowing all my weaknesses and my impurities and my bitterness, how is it that a holy God has allowed me to live up to now? Yun ang tamang tanong. Kasi hindi mo naiintindihan yung nature ng Diyos na banal siya. At sa banal, hindi nagko-compromise yung banal. Pag naiintindihan mo yun, mas maintindihan mo kung gaano ka, mas ma-appreciate mo yung grace ni Lord at saka na yung hininga lang, di ba? Let everything na, alala ko yung preaching ni Pastora, ano, Fraulein, eto lang no Sunday, no? Let everything that has breath praise the Lord. Hindi everything that has breath, praise the Lord. Psalms 150, verse 6, I guess, verse 6. Let everything that has breath, praise the Lord. Hindi, let everyone who has a brand new car, praise the Lord. Let everyone who has a big house, praise the Lord. Let everyone who is righteous in their eyes, praise the Lord. Let everyone who is brilliant, or let everyone who has a lot of money, who has a lot of money, praise the Lord. Vodi bokam, ayun, okay? Thank you. Si Vodi Bokam, grabe yan. Napaka-bold niya ng preacher niya. Grabe. Straightforward, parang John the Baptist. Let everything that has breath. Kung hindi pa nagka-pandemic, hindi na talaga natin ma-appreciate yung ano eh. Kung gaano ka-importante yung kakaubusan na ng oxygen eh. Let everything that has breath, praise the Lord. That is enough. Meron kang breath, pinayagan ka ni Lord. Sobrang banal niya, pero pinapayagan ka pa niya mabuhay. Sa dami ng anong impurities mo, ng kasalanan mo, ng mga kabalbalan dyan sa isip mo, pero pinapayagan ka pa rin mabuhay ni Lord. Tapos ang tanong mo, bakit may evil? No, ang ganda ng pinost ni Jericho Arceo, pag tinanggal ni Lord ang evil sa buong sa mundo, yung nirereklamo mo, kung talagang mabait ang Diyos, bakit may evil sa mundo? Kung talagang gusto mo tanggalin ni Lord lahat ng evil sa mundo, mawawala ang evil, pwedeng mawala ang evil, kasama ka dun. Wala tayo lahat. Ang bait-bait ni Lord. Sana ito maging inspiration sa atin to si Dorcas. Na yung love po, at saka yung faith, no? Hindi lang ito yung sinasabi, ginagawa po ito. Hindi lang ito yung pinapakita. Kasi, ano yung pinapakita? Yung testimony natin, naging culture na natin to, na pinapakita, ini-exhibit lang natin yung mga blessing ni Lord. Hindi lang to ini-exhibit, sinishare ito. Hindi lang ito pinapakita, oy, blinis ako ni Lord, tinan nyo ang kapalo, tig-1,000, grabe, dami. Oh, kung gusto nyo rin ng, ano, i-bless kayo ni Lord, eh, gawin nyo lang yung ginawa ko. So, ganun lagi. Kung gusto nyo mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, gawin nyo lang yung ginawa ko. Pero si Dorcas, no, hindi siya naggawa ng maraming damit, tapos sinabi niya dun sa mga walang damit, na tinan nyo, pinagpala ako ni Lord, ang dami kong damit. So, yung mga walang damit dyan, kung gusto nyo magkaroon ng maraming damit kagaya ko, gawin nyo lang yung ginagawa ko. Hindi. Dinistribute niya yung damit. Ganun ho ang ginagawa sa blessing. Ganun ang ginagawa, ginagamit natin para maramdaman ng tao na meron pala talaga ang Diyos na nagmamahal. Naalala niyo yung sinabi ko doon sa book ni Yancy. Sa New Testament, ang approach na ni Lord, pag meron siyang gustong gawin, yung tao ang pinapagawa niya. E body tayo ni Christ eh. So kung gusto siyang yakapin, sino gagamitin niyang kamay para yumakap? Meron siyang gustong puntahan, sino gagamitin niyang paa para mag-follow up dun sa tao? Yung member ng body of Christ, tayo.
Okay? So, ayun po ang ano natin. So, let us leave a legacy by living out what we profess we believe. Kaya may mga tao nagsasabi na hindi importante yung paniniwala. Ang importante ugali. Sa totoo, hindi totoo yun. Na hindi importante paniniwala. Kasi lahat ng ugali natin galing sa mga bagay na pinapaniwalaan natin. Kaya mo yun ginagawa kasi naniwala ka. Okay? Ang mas tamang sabihin, nawawalan ng halaga yung sinasabi mong pinapaniwalaan mo kapag hindi mo naman ginagawa. Okay? Okay nyo? Nawawalan siya ng halaga dun sa nakakakita na pambira, iba yung sinasabi, tapos iba yung ginagawa. Ginagawa po yan. Okay? So, ganito po kasi yan. Yung pagtuturo ng grace po talaga. Hindi possible na maituro ang grace ng walang possibility na ma-abuse ito. So, meron at merong mga tao na pag narinig yung teaching sa grace, ay aabusuhin nila yan kasi hindi nila maintindihan. Ang kindness din, ang love, ganun din. No? Ganun talaga. Pag nagmahal tayo, may possibility na maabuso yung pagmamahal natin. Pag naging mabait tayo, may possibility na maabuso yung kabaitan natin. Pag naging mapagbigay tayo, may possibility na mayroong mga manggugulang sa atin. At posible po yan. It's always a possibility. But do not allow that possibility to keep you, to stop you from doing it. Do it just the same. No, kaya ang parable ni Lord dun sa ano, sa word ano, naghahasik sila. Pag nagtatanim sila, naghahasik, hindi nagtutusok. Di ba tayo nagtutusok tayo, di ba? Tusok sila, hindi sila nagtutusok, naghahasik. Yung binhi, yung buto, hinahagis kahit saan yung tumama, ihahagis at ihahagis mo yun. Ulitin ko, ihahagis at ihahagis mo yun. So, magiging mabait ka, mayroong aabuso sa'yo. Meron talaga. May spot mo naman, kung abusado na, huwag mo na masyadong ulitan, kawawa ka naman, di ba? Pero at least, ikaw yun eh. So, mag-re-release ka ng Christ-likeness. Kung anong gawin ng tao doon, problema na nila yun. Basta i-alok mo si Jesus. Ibig sabihin, be Christ representative and love people and help as much as you can. Okay? Pero syempre, huwag mong pabayaan yung family mo kasi ministry mo rin yan. Pinagkatiwala yun sa'yo eh. Okay? Kasi pag nasa ganito ka ng edad, I'm turning 43 this year on October. O siguro, hindi nasa ganito ka na. Nasa ganito ka ng state of mind. Kasi wala pa ako sa line of 40, iniisip ko na to eh. Iniisip ko pag namatay ako. Nung namatay ang tatay ko. Yung mga testimonies ng mga tao na naka-encounter sa kanya, no? Na na-encounter niya, no? So, my father died, to put it gently, no? And bluntly, but gently, no? He died a poor man, no? Wala naman siya mga malalaking obligations talaga na iniwan, pero he died a poor man. Yeah, wala siyang ano, wala mga nagsulputan ng mga inatraso niya, walang ganun si tatay. Ano ginagawa nun? Pag meron dating ano, kasi yung lugar namin slum area, tapos maraming pusher doon, maraming ano. So, hindi naman din lahat ng huli tama. Dati pa naman uso na yun, hindi lahat ng huli tama, yung iba. So, talagang pag-convince si tatay na napagbintangan lang. Ano gagawin ni tatay? Tutubusin. Pupunta siya sa ano? Pupunta siya dun sa presinto sa Novaliches. Tapos tutubusin niya yung anak ng kapitbahay namin. Pero wala siyang pera. Kukumbinsin niya lang. Kukonsensahin niya. Meron siyang isang nailabas eh. Wala siyang pera. Kinonsensya lang niya eh. Kinonsensya lang niya talaga eh, no? So, kasi si Papa talaga pag nakipag-usap yan talagang puro tungkol sa Diyos, hindi mo pwedeng tanggalin ng Diyos sa usapan eh. So yun, ni-release. So, isipin niyo yun. Pero namatay yung tatay ko, ang daming ang sumama ang loob na hindi nila nalaman na nawala na pala si Papa kasi nga biglaan, tapos nataranta na kami lahat, mga lutang na kami. Hindi naman sa bahay yung burol kasi nagre-rent lang kami doon, masikip. So, dun sa St. Peter's, nasa third floor kami. Yung si Papa, ang pinakamarami talagang yung tao hanggang ground floor meron. Yung mga guest namin, may mga nasa second floor nakatambay dahil sa dami, mga nakaupo sa hagdan. Dami-daming tao.
Ang dami niyang nahipo na ano na na ano na buhay. Tong ano tong ito lang I think that yeah, I think it was just yesterday si Kuya Ariel tumawag yung isang anak-anak ni Tatay. Tinawagan niya ako, sabi niya naalala kita kasi andito ako kila Pastor Nestor. Nabanggit ni Pastor Nestor si Tatay Rudy. Tapos ito kasama ko ngayon anak-anakan din to ng tatay mo. Dinisciple din to ng tatay mo. Doon ko lang siya na ano sa ano. Yung isa kong friend na pastor na taga Malabon dati, Bulacan na yata ngayon. Sabi niya nung namatay si Papa, nilapitan niya ako, umiiyak siya. Sabi niya, Ruther, alam mo, natatandaan mo nung nagpunta ako sa inyo dati, nakabike ako. Backslider ako noon, hindi ko sinabi sa iyo. Pero bumalik ako kasi may sinabi si tatay sa akin na grabe yung effect sa akin. Nung bago ako umalis, pinag-pray niya ako. Hindi siya nagtanong ng kahit ano. Sinabi lang niya, mahal na mahal ka ng Diyos, huwag kang tatalikod. Kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang tatalikod. Mahal ka ng Diyos. Inisip ko, yung dito kay Dorcas, sana maging inspiration to sa atin. No? Na wala ka na, buhay ka pa. Wala ka na, buhay ka pa. Kasi yung mga ginawa mo, saka yung mga naabot mong tao, nag-e-echo pa. Nag-e-echo pa yung mga ginawa mo. Marami pang nakakabalik kay Jesus dahil dun sa mga ginawa mo. Marami pa natutulungan dahil dun sa mga ginawa mo para kay Lord. No? Tsaka para sa pagmamahal mo sa mga tao. Ganun talaga yun. No? So hanggat kaya po natin tumulong tayo. Hanggat kaya po natin magmahal po tayo. No? Ganun talaga along the way. Minsan yung iba maabuso, yung iba masasaktan. Pero huwag po tayo sumuko. No? Kung tama po yung ginagawa natin, gawin lang natin ang gawin para kay Lord, no? Nakakalusaw ng puso, you know? Umiiyak sila. Pinapakita nila kay Peter yung mga damit na ginawa ni Dorcas nung buhay pa siya. Yung binigay, ginawa at binigay ni Dorcas para sa kanila. Sipin nyo yun, no? Sabi ko, bihira lang yung mangyari. Yung mga ganyang moment, yan yung magiging defining moment, eh. Nang sa kanila, yan ang magiging defining moment sa kanila kung ano ba sila sa'yo. Naintindihan nyo? Ang baka church member ako. Tapos nag-agaw buhay ako. Yung moment na yan, yan ang magiging defining moment para sa akin kung ano ang tingin ng church ko sa akin. Okay? Hindi yung pag-birthday ko, sino ang kumanta ng happy birthday, sino ang nagpunta may dalang cake. Okay naman yun, no? Pero hindi yun. Yung pag ano talagang yung you are pressed against the wall and your back is against the wall and wala ka nang maatrasan, tapos sino yung nag-show up para talagang mag-sacrifice talaga para sa iyo. Well, it's not ginamit ko yung term na sacrifice kasi it's not just giving, it's really sacrifice. Yung masakit pag yung kaibigan mo tinutulungan ka kahit siya may pangangailangan din, hindi tulong ang tawag doon, pagmamahal ang tawag doon. So at tinawag tayo ni Lord para magmahalan. We were called to love one another that our joy would be maybe full so that the world would know that we are disciples of Christ and we are His chosen people. So gayahin natin si Dorcas, no, na ginagamit yung resources niya tsaka yung time niya to extend love, no, to exude love and mercy and grace and provision to other people. Kasi kahit na hindi to laging hindi to tukol sa pera, no, kasi meron kang kayang gawin eh, na ano, hindi naman laging monetary yan eh. About you can pray for your friends, you can counsel them, o pwedeng kahit wala kang sinasabi, makinig ka lang pag kailangan ng kausap, di ba? So tayo, gawa tayo, no, ano tayo, mag-touch tayo ng buhay ng iba, no? Let us touch other people's lives, no? Yung iba kasi, kaya pag sinabi mo, pag-usapan natin, ayaw makipag-usap kasi, ano eh, baka i-chismis o kaya baka mahusgahan lang. So, mahirap maghanap ng makikinig lang talaga. So, ayun, yun po ang lesson natin tonight, no? Ang ganda, no? Nakita niyo naman kung paano rin ni-reward ni Lord, no? Pero it's no guarantee that it will happen to all of us na pag may namatay, mabubuhay. Di wala na sementeryo. Baklasin na yung sementeryo, di ba? Lahat pala na mo. Diba? So, hindi po ganun. Okay, so, pero, I want us to see what is the meatiest part of that, no, of that segment of that narrative is that the life of Dorcas, no, was lived in the service of God and the people, okay? And in return, the people, no,
they loved her. They loved her all the way to her last breath. They loved her. No? Mahal nila si Dorcas, pinahalagaan nila kahit sa mga bigay ni Dorcas, pinahalagaan nila. No? Ayun, so yan po, sana po gayahin po natin si Dorcas, no? Magkaroon tayo ng legacy, no? Nilagyan ko yung sister kasi para ipakita sa inyo na may mga malalaking contribution ang mga babae sa Bible. Huwag ninyong sinisino. Ayun, okay, so ayan yung lesson natin tonight. Okay, so sana ma-inspire tayo dito sa ano, ma-inspire tayo dito sa naging buhay at testimony ni Dorcas. So, magmahal tayo, totoong pagmamahal, no, yung mararamdaman ng mga tao, no. Na totoo pa lang may Diyos pala talaga. Pagmahal pala ang Diyos, kita ako sa mga anak niya. Para pag tinawag na tayo ni Lord, kasi darating at darating din naman 'yun, no. Pag tinawag tayo ni Lord, yun ang mga babalikan ng mga tao. Minahal niya ang Diyos, minahal niya ang tao, mga kapatiran niya, so minahal din siya nila, no. So ayun, so magmahalan po tayo, no. Pray po tayo. Lord, maraming salamat po. Ay, we bless you, we honor you. Salamat po. You are so good. Thank you for this inspiration, Lord God, this life of our dear sister Dorcas Tabitha. Lord, prayer po namin maging ganito po kami, Panginoon. Makapagmahal kami, Lord God, ng mga tao, Panginoon. May paramdam namin sa kanila na merong Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit, Lord. Beyond our comfort zone, Lord God, ma-extend pa namin yung mga naaabot po namin para po sa iyo. Maraming po salamat, Lord God. At lahat po na narito ngayon, dalangin po namin, Lord, payakap po. Payakap po sa amin. Kailangan po namin ng yakap mo sa mga panahong ganito, lalo na po yung mga nawalan, mga nasaktan. Panginoon, payakap po. Mga nanghihina, payakap po, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Lord, kasi hindi ka nagbabago. So kung dati si Dorcas binuhay mo, Panginoon, hanggang ngayon, Panginoon, yung mga kaya mo kang buhayin, hindi lang physically, Lord God, hindi lang physically, pati yung mga commitment namin sa iyo, pati yung desire namin to serve, pati yung fire namin na nawala, na parang binuhusan ng malamig na tubig minsan, kaya mo pong buhayin, Panginoon. Yung drive po namin to serve and to love, Lord God, kaya mo pong buhayin. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Lord God. All glory to you. All glory to you. Babaunin po namin itong inspiration na ito hanggang sa aming pagtulog. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.